Ngayong umaga, kasi umaga dito sa Pilipinas, guys. Ngayong umaga, pag-uusapan natin kung paano tayo magtalim ng yellow bells. Yung yellow bells na makikita natin sa mga tahanan dyan, no, na talagang sabi nila, hindi daw sila natutubuan. Kaya ito yung pag-uusapan natin kung paano, kasi may mga technique po dyan. Talaga, no? Sa pagtatalim po, sa farming po, may mga techniques po dyan. So, ngayon, bago tayo mag-start, yung pang hindi nakapag-subscribe dyan, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share na rin sa ating YouTube channel. At kung nakita niyo yung mga videos ko na informative, paki-share na lang doon sa iba para marami po ang no? At para maging updated naman, huwag kalimutan pindutin ang notification bell para from time to time na mag-upload tayo ng video is na no-notify kayo. Bikong yellow bell na makikita natin sa mga landscape ng mga malalaking bahay sa mga villages. Dito ko siya pinakapagapang sa puno muna kasi gusto kong ipropagate siya, paradamihan para malandscape ko naman dito sa aking munting hardin, no? No, na aking gustong i-develop. Yan po siya, oh, mataas na, kaya marami na akong makukuha niyan. Maganda yan pang landscape. Talaga, oo. Ayan. Ayan. Yang puno na yan, itong puno na dinadapuan niya, yung puno na ginagapangan niya, yan ang tinatawag nating puno ng daumon. Daumon yan sa Bisaya, eh. Talagang ano yan, eh. Pagkain ng ibon. Kaya pag umaga dito, hindi nyo lang, minsan, papakita ko yan dito, maraming ibon niya na dumapo. Dumadapo sila kumakain. Sa yung berry niya, ito, yan. Close up. Parang grape, no? Yung berry niya, yun yung kinakain nila. Kaya naawa na akong putulin. Hindi ko na pinapaputol kasi bird lover ako, eh. Kaya pinapabayaan ko na lang yan dyan hanggat hindi ko pagamitin yung lugar na yan, dyan na muna sila. Yan yung yellow bell. Yan, makikita mo. Mayroong ibang tawag dito, eh. Kasi yung pumunta yung pinsan ko from Makati, no? Hindi yellow bell ang sinasabi niya. Mayroon siyang ano, pero iwan ko kung... Kasi naman yung isang aunt ko from Quezon City, ang sabi niya yellow bell. Yellow bell yung tawag niya. Kaya kasi doon ako sa kanila nakatira, naki-yellow bell na rin ako. Pero yung pinsan ko nga sa Makati, sabi niya, hindi yellow bell yung binanggit niya. Hindi yellow bell yung binanggit niya. Kung ano pa ang kanyang pangalan, the bottom line is, mahirap daw itanim ang yellow bell. Yun nga, guys, no, mahirap daw siyang itanim. Sa totoo po, talagang napakahirap niya kung hindi natin makuha yung kanyang pamamaraan sa pagtatalim. Meron naman talagang mga talim na madali lang siyang itanim. Meron din naman talagang mahirap itanim. Itong yellow bell na ito, talagang napakahirap itanim. Grabe. Hindi mo yan mapapatubo. Hindi mo yan mapapabuhay. No? Talagang mahirap. Kahit ako, ngayon ko lang natuklasan na madali lang din pala. Okay. Paano? Okay. Ganito, guys. Hanap mo tayo ng tangkay, guys. Hanap tayo ng tangkay na malusog. Ito, malusog yata tayo. Ito, malusog to. So, ang gawin natin is, putulin natin ang tangkay na ito. No? Tulad nito. Yan. So, putol na siya. Kung tutuusin mo, malusog din to, eh. Malusog din to. Kaya ito, pwede mo siyang mahati, no? Halimbawa, putulin mo hanggang dito. Yan. Ito malusog din to, eh. Kung makikita mo, malusog pa rin yan. So, pwede mo siyang putulin dyan para pwede mo pa siyang itanim, no? Tapos ito, wag, kasi
berde pa, green pa yung tangkay niya, makikita niyo, green pa siya, no? Green pa siya. Yan, green pa. Hindi yan nabubuhay talaga. Dapat yung brown. So ito, ito brown, yung unang pinutol natin, pangalawa, nasa na, nawala na. Eh, babayaan mo na. So ito, ito yung itatanim natin, no? No? Ito yung i-gawin, i-propagate natin. Ito yung itanim natin. So kung paano? So kung paano, i-discuss natin yan ngayon. Balik tayo sa ating pinag-uusapan, balik tayo sa ating discussion kung paano. No? Kung paano siya, paano itanim yung pinutol natin. Ito po yung pinutol natin, kamakailan lang. Tsaka ito, again, kung ano yung brown guys, yun yung puto, doon banda natin puputulin, doon sa bandang brown. So makikita natin brown, brown at saka malusog naman. Pagkatapos, kumuha ka ng tubig, no? Ngayari ito yung sabo mo. Mayroon siyang tubig na nakalagay dyan. May tubig. Tapos, lagyan mo ng sufficient amount ng growth hormone. Mabibili ang mga growth hormone dyan sa ating mga suking agribet supplier. No? Agribet supplier. No? So, lagyan natin ng patakan mo ng growth hormone. So, kunyari, mayroon ng growth hormone, ilagay mo siya. Ibabad mo siya. Yan. No? Yung sa akin kasi medyo matagal talaga. No? Talagang inabot siya ng ilang araw, 3 araw, 4 araw na nakababad talaga sa growth hormone. No? So, later on, makikita mo pagdating ng ilang ito matagal na to. Pagdating ng ilang araw, makikita mo siya ay mayroon ng roots. Yan. Makikita mo, may roots na siya. Kaya, hindi na talaga siya mamamatay. Hindi na talaga yan siya mamamatay. In fact, mayroon pa siyang, ano, tumibol na bagong, anong tawag nito sa Tagalog. Basta yan, makikita mo yan. So, mayroon na siyang roots talaga. Nagkakaroot na siya pagdating ng ilang araw. Pero ito, in fairness, guys, ito, matagal na talaga to. Mga 3 weeks o isang buwan na to na nakababad sa growth hormone. Kaya ibang inexperimentuhan ko rin eh, kung mamamatay ba siya kung nasa growth hormone lang siya talaga palagi o matagal siyang nakababad sa growth hormone, ini-observe ko rin kung ano yung mangyayari sa kanya. Pero yan, ang dami niyang roots, no? In 4 weeks. Ang dami niya ng roots. Kaya hindi na siya mamamatay, pwede mo na ngayon siyang isalin sa iyong paso o kaya diretsa na doon sa lupa. Kung malawak naman yung iyong lupain, kung malawak naman yung iyong pagtatamnan, pwede mo na siyang itanim agad doon sa, oh, kita mo? Kaya ang dami niyang roots, guys. No? Dami niyang roots. Yan. Pwede mo na siyang itanim kaagad sa lupa o kaya itanim mo siya sa pot. Ayan. Yan. Yan ko na lang siya itanim. Yan. Kaya madali lang. Sigurado ako hindi na siya mamamatay. Kung mamamatay yan, ayan nyo. Ipapakita ko rin sa inyo sa susunod na video. Idudugtong ko na lang kasi ano naman eh. Anong tawag nito? Asigurado namang ano eh. Kung namatay ba siya o nabuhay, no? After today. Today is August 13, 2023. So after ilang days, pag may video ako na panibago, isingit ko siya doon sa aking video kung namatay ba siya, no? Hindi. Maganda to pang landscape. Ito yung makikita natin sa mga parks, sa mga malalaking bahay, no? No? Ito yung mga itinalim nila kasi
Lucky plant daw ito, sabi nila. No? Nag-ano daw to, nag-ano ng swerte sa buhay. Siguro, swerte na rin sa bahay. Yan. Yan po. Yan lang po kasimple, magtanim ng yellow bell na sinasabi ko. Para doon sa hindi pa nakasubscribe, again, please subscribe to my channel para magiging updated, pakilike and share na rin. At kung gusto nyo, kung ano yung gusto nyo pag-usapan, ilagay nyo dyan sa ating comment comment box, no? At pag napansin ko yan, talagang sasagutin ko yan. Sasagutin ko yan, no? So maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood. Mag-ingat po tayo hanggang sa susunod po na aking videos.